ito sa lahat na lang ng PBA player na nakausap ko and sa lahat ng fans, Stanley Pringle is, kumbaga kahit si LA sabi niya, kaya daw siya tumatagal ngayon sa PBA dahil kay Stanley Pringle. Eh. So, and also the fans, obviously, is very, kahit, Paul Lee said, Stanley Pringle is the best player in the league. Kiefer said the same. Poy Eram said the same. Everyone. Lahat sila ganun ang ano. As a coach, gaano ka, kumbaga, ano yung adjustment ninyo when Stanley Pringle came on board? Well, si Stanley kasi, nung una, nung kalaban na, well, aminado, si Stanley is very skilled. Grabe yan eh. In fact, kahit kami na nasa team na kami, there are some moves that he makes during the game na talagang napapanganga ka eh, di ba? Napapanganga ka eh. When he came to the team, of course, may adjustment period pa yun eh. We knew that he was very good with the ball. So, ang nangyari sa amin sa system namin is you have to also learn how to move without the ball. So, hindi ka kailangan palagi naghihintay. Diba? Kailangan marunong ka rin gumalaw without the ball. So, that's the same thing that happened with Sol Mercado. Sol. I think he understood the game better nung natuto na siya playing without the basketball, moving. Oh, kasi minsan as a player ang alam mo lang papunta ka sa bola palagi. Mm-hmm. 'Di ba? So kailangan matuto ka away from the ball, moving, cut, screening, 'di ba? How to set up another teammate through movement. Hindi yung palagi lang kailangan mo yung bola so that you can create for the team. So yeah. And Coach Tim was also saying that he is one of the more coachable superstars in the league. How easy is it to be around Stanley? Kahit ganun siya kagaling ha, given yung status niya. Si Stanley kasi ano rin eh. Katulad yung sinabi ni Coach Tim that he's coachable and he listens to us. Kahit na, you know, he has played all over. Europe eh, di ba? Yung champion yan sa EBL. Okay. But, siguro may pero may gagaling pa yan si Stanley eh. Doon gagaling pa pa yun. Doon si Agus yun, di ba? Learning how to play off the ball, di ba? Without the basketball or off the ball. So, and sometimes, you know, he relies too much on his skill. Okay, na breaking down the teammate. So, and then, doon na lang siya mag-create. Pag na, lusutan na niya and then may help din siya. No? Pero yung understanding the game and paano ba yun? Making the right decision before it happens. Alam mo yung sinasabi ko? Kasi si Stanley nga, he creates and then pag help dun siya magpapasa. So kailangan bago pa siya umabot dun. As compared to yung basang-basa mo na yung floor na before it happens, alam mo na kung saan mo ipapasa yung bola. So I think through time, kasi nga, basketball's very easy for Stanley kasi nabe-breakdown na niya yung ano eh. As compared to ako, nung naglalaro ako, hindi ko kaya i-breakdown tong nasa harap ko because of my skills. Kaya kailangan, kitang-kita ko na yung bago mangyari, di ba? So, but, you know, in time, he will learn that also. Oh, how lucky is he na nandun ka sa bench tsaka si L.A. Tenorio kasi both of you may not be as skilled as Stanley pero obviously, naging advantage yun din somehow na dahil hindi kayo ganun ka-skilled, nag-isip kayo ng other way na maging effective, which was yung mga utak ninyo, yung mga talagang, sabi mo nga, bago pa mangyari, nakikita mo na. And sobrang swerte naman ni Stanley kung makuha pa niya yun. So, Stanley Pringle is, yun nga, lagi nila sinasabi. Pero, may times ba, coach, na time out or nagbubulungan kayo na, okay, wala na nangyayari, bigay nyo na kay Stanley. Tapos, ano na, kumbaga let Stanley. Kasi sinasabi ni LA to eh, na he treats Stanley as an import. So, oh, Stanley, gusto mo yung bola? Oh, ito na, bahala ka na. Kumbaga, there are moments daw na ganun. There are moments na ganun, but actually, that's what
the coaches try to avoid. May certain words si Coach Tim na before we rely too much on Justin Brownlee. And then ganun na rin na nangyari. There was a time during the bubble ganun nangyari. We were relying too much on Stanley. Kasi ang tendency noon pag nagre-rely ka, you know, you defer, bibigay mo yung bola and then you just stand. So that's the word, defer. You wait for him to, you know, create. Pero yun nga, hindi ganun ang gusto ng mga coaches eh, lalo si Coach Tim. So you hindi pasa sa kanya one-on-one siya and then tayo na lang kayo, let him make his move, di ba? Kailangan you through the movement of the offense, dun mo makikita dapat si Stanley. And then after that, may movement pa kayo so that you keep the defense busy. So, yun. Yun yung balance na hinahanap pa. Because we know that Stanley is really a very good, one of the best one-on-one players we have. So, nag-a-adjust pa kayo sa lagay na yan after winning a championship. So, scarier times for proposing teams.